Hindi lahat ng isda nahuhuli sa bibig. Iba, dumidiretso sa lalamunan. Nakamamatay. Ganito ang nangyari noong 2014 sa isang lalaki mula sa Kidapawan na namatay matapos makalunok ng isdang buhay. Nasundan ito noong 2015 ng isang lalaki naman mula sa Sikihor na binawian din ng buhay matapos bumarak sa kanyang lalamunan ang isang isdang buhay rin. At nito lang June 30 sa Antique naman. Isinugod si Roger sa ospital matapos ding makalunok ng buhay na tilapia. Napansin ko na hindi na siya sumasalita kasi may isda na siya sa bunganga niya. Na ganun siya. Kumaripas pa raw ito ng takbo papunta sa asawa niyang si Jenny Lee nung bigla na lang itong tumumba. Roger! Ano ba? Kasama ko, sabi na gaganoon yung isda na, sabi na, hindi nagsalita, mami. Sinubukan pa raw nilang dukutin ang tilapia. Naging ganoon na, pero hindi matanggal, mam, sabi na matigas daw. Si Roger, dead on arrival sa ospital. Sabi na dito na daw ang tilapia, hindi dito. Yung mata, nagaganoon ba siya, mamo? Tumitingin pa sa akin, tapos tumutulo ng luha na. Ano ang misteryo sa likod ng sunod-sunod na kaso ng pagkamatay sa mga nakakalunok ng isdang buhay? Sa Antique, may namatay dahil nakalunok ng buhay na isda. Paano naman ito nangyari? Sa tabi ng ilog Suba, nakatira ang naiwang pamilya ni Roger. Kinumpirma ng misis nitong si Jenny Lynn ang nalunok ng kanyang mister na 4 hanggang 5 pulgadang buhay na tilapia. Ito raw ang pumatay sa kanyang mister na mangingisda. Sabi ko nga sa kanya, huwag ko na bumaba doon. Sa duty ka mamaya, bumabagin siya ma'am. Ayaw na talaga mapigilan. Sa akin, kumukuha ko ng isda kapag madami, ibibinta ko. Ibinunyag ni Jenny Lynn ang sagot sa misteryo kung bakit maraming nakakalunok ng buhay na isda. May kakaibang paraan daw kasi ang mga mangingisda rito sa panghuhuli ng isda. Kinakagat nila ang buhay na isda sa mata hanggang ito'y mamatay. Kaso, may mga isdang pumapalag hanggang dumidiretso sa lalamunan ng humuli nito. Swerte na nga sa talapya, tapos na dyan na namatay sa talapya. Ano malas. Mag-aaral at laging tumatrabaho sa bahay. Tulong sa mga kapatid ko. Mahirap. Trabaho na lang ako, pakain sa anak, mami. Mahirap lang kami. Mag-aaral pa yung mga anak ko, 5 piraso, ma'am. Wala ko pakain sa anak, wala ko trabaho din. Ang pagsubo at pagkagat ng isda, makalumang paraan ng panghuhuli ng isda sa ilang bayan ng Antique. Pagdating sa lugar kung saan sila manghuhuli ng isda, naglagay sila ng lambat. Si Rufino sumisid para makita ang mga nahuling isda sa lambat. Maya-maya pa, kinagat niya ang mga isda sa lambat hanggang sa ang mga ito'y namatay. Nung araw na yon, 7 matang baka ang kanyang nakagat. Sa 20 taon niyang kumakagat ng mga buhay na isda, kailanman hindi pa raw naaaksidente si Rufino. Habang gumagalaw, gumaganon yung isda, dinidiin ko pagkagat para sure na hindi kakalas. Pero itong si Alan, noon lamang nakaraang taon, minalas at nakalulunde ng buhay na isdang puyo. Nak! Dumating na siya ng tanghaling tapat. Sumabi na, mama, dalhin mo daw ako sa ospital. Hindi sa kamakahinga, tulong maayos. Hindi raw magkamayaw si Alan sa dami ng mga isda, kaya kinagat niya ang 3 hanggang 4 pulgadang puyo. Pero bigla daw itong kumawag-kawag hanggang sa aksidente niyang nalunok. Yun na ba ang kanyang katapusan?
Itinakbo sa ospital si Alan, kung saan sinubukang ipaluwa sa kanya ang isda. Pero hindi niya ito nagawa, kaya tinurukan siya ng gamot at hinintay na lang na mamatay ang isda. Pagkalipas daw ng 2 oras, isinuka rin ni Alan ang durog-durog ng isda. At heto si Alan ngayon, buhay para ikwento ang kanyang karanasan. Kukunin ko na sana yung isda sa bibig ko, tapos nadulas, natakot ako. O inawakan ko, tumatalon-talon ko ako. Nasakit talaga, maraming kaliski. Naramdaman kong gumagalaw siya. Masakit pa rin, parang nasugatan. Nahihirapan din ako. Huwag yung gayahin yung nangyari sa akin kasi baka hindi na kayo makahinga rin. Ang nakasanayang ito ng mga mangingisda ng antike, napakadelikado. It's actually risky din. May mga isda na matitinik and may mga isda na madudulas. As you swim, minsan, because of your adrenaline din, especially pag school of fish na yan, mabilis yung pacing. Nakakatakot kasi sa kanya. Kapag kayong foreign object na yon is pumunta sa daan ng hangin, hindi mo kayang lumunok at huminga ng sabay dahil tinatakpan yung windpipe. Pero syempre, kung buhay yung nalunok mo, so pwede siya magpumiglas at pumunta doon sa airway. So pwedeng makamatay yun. Pero kung nakikita mo na ang pasyente is nagchochoke, kung ito ay adult or child na malaki na pwede siyang yakapin from behind sa tiyan tapos para ipepress yung tiyan niya. Pag ito naman ay bata, pwede siyang payukuin or itatapikin gently sa likod hanggang mailabas niya yung foreign body. Kapag ka nakikita na yung pasyente ay talagang nangingitim o nagiging blue na o hirap na hirap huminga o may narinig ka na stridor o yung parang sipol, ibig sabihin bumara na yun sa airway, so kailangan talaga dalhin siya sa ospital. Kaya ang mga isda, hindi dapat minamaliit ang ilan sa kanila, sadyang matinik.